Yo, what's up mga lods? Today, meron tayong operahan kasi matagal ko na nga gustong gawin to, kaya lang kasi wala akong ibang reason, tinatamad lang ako. Kaya lang sinipan. Well, kaya naman ako sinipag kasi wala na akong choice kasi kahapon nag-shoot ako ng cover sana doon pa sa Freedom Park dito sa Cavite, Cavite, sa bahay ni Agnaldo. Nag-shoot ako, nag-setup ako, nag-ayos ako, ganyan-ganyan, parang uulan pa, tapos pag hindi uulan, sobrang init, sobrang napagod ako kahapon. Pero pinilit kong labanan yun, yung gutom, ginawa ko ng paraan, nagpa-deliver ako ng pagkain. Yung init, inantay ko yung init, yung ulan, tinanggal ko lahat, tinabi ko lahat doon sa may lilim. Tapos nung parang hindi naman uulan, nilabas ko ulit lahat, sinetup ko ulit. So ginawa ko talaga ng paraan para hindi sumuko kahapon at makatapos ng project. Kaya lang ako sumuko kasi yung pedalboard ko tumigil gumana. Well, hindi naman siya tumigil gumana. Gumawa siya ng ingay. So, nagkaroon siya ng hum na malakas na hindi ko mahanap kung saan hanggang sa may nakita akong putol na kable. Nakita ko, sabi ko, mukhang ganaan ako na sumuko. So, wala akong choice kahapon kundi ipack up lahat ulit, call it a day, and accept the defeat. Pero ngayon, finally mag-aharap na kami ng pedalboard ko. Tatanggalin natin siguro lahat doon kasi ang mahirap dito sa pedalboard ko ngayon, yung buong loob ng board ay merong yung dumidikit yung velcro. Basta yun yung female ng velcro. Kaya lang, kapitin siya ng dumi, kapitin siya ng lupa, kapitin siya ng putek, nababasa siya. At higit sa lahat, yung balahibo ni Max, kasi si Max, yung aso ko na puti, kapag nag-shed yun, grabe siya mag-shed. Buong kwarto na pupuno ng balahibo, buong kotse na pupuno ng balahibo, kaya yung pedalboard ko kasama doon. Ngayon gagawin natin, tatanggalin na natin yun. Since wala pa akong nabibili nung bagong ganun, aalisin na lang muna natin yun, tapos lalagyan na muna natin ang velcro na lang muna para neat and tidy siya. Pero titignan muna natin yung loob kasi ang alam ko yung loob nito kulay kahoy pa. So titignan natin kung kailangan ba natin pinturahan o hindi na. So simulan na natin ang proseso, tawagin na natin ang ating pasyete, let's go! Pedalboard! So ito na yung pedalboard natin, oh. Bumuksan na natin to, kakalasin na natin, sisirahin natin yung gumagana naman. At finally, ayusin na natin lahat ng humps, lahat ng sira, lahat ng problema. So ready po natin yung mga gamit natin, syempre, nandito yung toolbox ko. Para kapag kailangan natin mag-inang, at kung ano-ano pa man, nandiyan yung pang-inang ko, dito lahat-lahat ng gamit ko, ng electronics. Tapos itong velcro na ganito, mura lang to. Ito yung lalagay natin pansamantala doon sa pedalboard. Bukod sa lilinisin natin siya, marami rin talagang sira to. And isa-isahin natin yung mga problema. Ayusin natin lahat. So buksan na natin yung pedalboard natin para masimulan na natin ayusin. Yung panlabas naman, wala namang problema. Puro gasgas na yan, pero sa akin okay lang naman yan. Hindi naman ako masailan dyan. Kailangan ko lang secure yung mga gamit ko sa loob, maayos, at saka ready siya sa bakbakan. Kasi ang hassle kapag pupunta ka sa gig tapos magsisetup ka, tapos magta-troubleshoot ka pa kasi may maingay. Madungis lang yan ngayon tsaka maraming wires kasi ginamit ko siya noong nakaraan. Eh nasa initan ako noon kaya ginawa ko, binalumbon ko na lang lahat ng kable ko. So kung mapansin nyo, nagsimula na siya magkalawang-kalawang kasi nga masipag din kasi ako maglinis ng pedalboard. So kakalasin natin to lahat para malinis natin. So bago tayo magsimula, kwento ko lang ulit kung ano yung mga laman ng pedalboard ko tsaka kung paano pumasok at lumabas yung signal chain. Mula sa gitara, papasok yun dito sa ginawa kong plug na to, bali saksakan lang yun ng gitara. Loose nga yan eh. Pero papasok yan dito, pupunta lang yun sa ilalim, pupunta siya rito. So ito ang unang pinupuntahan ng gitara. Kasi dito ko siya natitimpla yung high, mid, low, yung bilog, yung talas, yung frequency. Itong pedal na to, technically hindi naman siya pedal kasi hindi naman siya inaapakan. Pero ito ay direct box. So direct box na siya, at the same time, may parametric EQ siya. So after mo timplahin, lalabasin dyan, yung output niyan, pumunta naman sa input ng TC Helicon. Sana alam nyo na yung input-output kasi dun sa huling vlog ko, pinag-usapan natin yung audio cables. Pagpasok nyan dito, titimplayin pa siya ng konti, lalagyan ng konting reverb para mas maayos pa yung tunog at mas malapit pa siya sa katotohanan. Para hindi siya tunog lata or hindi siya tunog masyadong electronic. So sa output naman ng TC Helicon, pupunta naman siya dito sa looper. So ibig ko sabihin, mula sa gitara, papunta rito, yung timpladong tunog nun na ang papasok dito sa looper. Pagpasok lang dito sa looper, syempre pupunta siya sa input. Pagpasok niya sa input, dito na siya maluloop. Yung output nito, lalabas, pupunta na dito sa mixer. So, after dito sa mixer, syempre pupunta na siya dun sa speakers or pwede siya pumunta sa mixer kung nasa event ka or pwede siya pumunta sa computer kung naka-stream ka. Ngayon, yung mic naman medyo magulo. Yung mic ay dito ko pinapasok. Pagpasok dito ng microphone, papasok siya dito sa mic input ng TC Helicon. Para matimpla ko yung reverb, yung high, yung mid, yung low, yung second voice, lahat-lahat. Yung output niyan ay pupunta dito sa pedal na ginawa ko. Plastic lang yan kung mapapansin nyo. Kasi, wala, testing lang yan eh. Gumana. Siya na yung official. Pero, ito naman ay para lang mag-split yung signal.
So pag nakapindot 'yan, pupunta siya dito sa looper. Pag naka-off 'yan, pupunta siya diretso sa mixer. Ibig sabihin, kung gusto ko na yung tunog ng mic ko ay nalulup, i-on ko 'yan para yung tunog niya pumunta muna rito. Pwede ako mag-beatbox, pwede ako mag-second voice, kahit ano na pwede kong i-record dito sa looper. Ngayon, para sa naman to, ito naman ay trigger lang ng looper para sa effects. Minsan kasi naglalagay ako ng chorus, ng flanger, para maiba ng konti yung tunog ng gitara. Game, kalasin na natin yung lahat, tapos saka natin ayusin ulit lahat. Magsimula tayo dito sa power source. Kung mapansin nyo, ganyan yung itsura ng power source ko kasi ayokong gumagamit ng daisy chain sa lahat-lahat kasi nagkakos siya ng ingay. So, yung power adapter nito, yung talaga yung ginagamit ko. Yung power adapter nito, yung talaga yung ginagamit ko, yung dito at dito, lahat. Ang naka-daisy chain lang dyan, ibig sabihin, isa lang yung power source nila, ay itong tatlo. Kasi, syempre, ito, wala namang official na power adapter to kasi nga, gawa ko lang to. Ito naman, di baterya talaga to. Mamaya, papakita ko kung paano ko siya nalalagyan ng power. Actually, dito ko na-figure out yung sira, eh, ano, yung kable. Yan yung nakita kong sira, kaya nung nandun ako sa shoot, nag-ingay siya. Tapos eto, di baterya lang rin to. Battery operated talaga to. Pero, ginawan ko na rin ang paraan para malagyan siya ng power. Kasi ayoko na nakadepende lagi sa battery. Game, kalasin na natin to lahat. So para madaling gumalaw, tatanggalin muna natin yung malalaking parts. Tanggalin natin lahat ng kable. Yan, isang kable na lang yung naiiwan. Kaya lang hindi ko kasi matanggal dahil nandito tong power. So, iwanan muna natin yan dyan. Pwede na natin tong kalasin. So marami ng sira to, kailangan na talaga namin magharap ito. So, yan na yung pedalboard ko. Kapag walang laman, sobrang dumi niya, alam ko. Lalabas natin lahat ng kable para malinis natin isa-isa. So, hindi ko alam kung paano ko ito lilinisin, pero dito kaya basta ng vacuum. So, natanggalan natin yung lahat ng kable at lahat ng nasa ibabaw nito. Problema ko na lang ngayon ay, paano ko malilinisin ito? Tignan nyo na ba itsura nyan? O, paano ko naman lilinisin yan? 2 years ko itong hindi nilinis eh. So, umuha ko ng toothbrush tsaka itong suklay ni Max. Hindi pwede itong suklay ni Max. So, iniisip ko, tanggalin na lang ito completely. Pinturahan ko ito, lagyan ko ng ganito. Tignan muna natin kung malilinis natin. Pag ito hindi ko kaya linisin, tatanggalin ko na ito. Tsagaan lang. Pero parang kaya naman. Damn. Makakabuo na ako ng isang buong Max nito eh. Pero, mas madali yata ito kung tanggalin ko na ito, tapos bumili na lang ako ng bago. Tanggalin ko na ito, bumili na ako ng bago. So, ayun na nga. Suko na ako. Ayoko na gawin yan. Oy, lilinisin ko yun. Mas madali pa, tanggalin ko na lahat yun. Kasi matagal yun linisin eh. Matagal siya linisin, matrabaho siya, tapos ididikit ko rin naman siya. So, ang gagawin ko ngayon, bibili na ako nung nilalagay doon, tsaka rugby. Para isang trabaho na lang, tapos na yun. Ganun din naman mangyayari doon. At least yung sigurado malinis. Actually, naisip ko nga ngayon, pintura na lang kayo biling ko. Kasi, kaya lang naman mahirap linisin yun dahil ganun eh. Kasi iniisip ko, bibili ako ngayon ng tela, inialagay doon, para mapalitan ko na yun ng buo, tapos maayos na siya. Pero on a second thought, naisip ko rin na, after 1-2 years, ganito na naman istorya ko. Mahirapan na naman ako, tatanggalin ko na naman. Pinturahan ko na lang kaya yun. Tapos ang ilalagay ko na lang na velcro, yung adhesive. Parang pwede nga yun ah. Ang hassle eh. Sige, ganun na nga lang. Pintura na lang bilhin natin. Ate, pabili po ng spray paint. Kulay black po. May flat black. May meron bang primer nun? Wala. Sige, yung flat black na lang. Pwede na yun. Oo. Yun lang ate. Shoutout kay ate. Let's go. Pabili na tayo. Let's go. So, ganito na lang. Babalik muna ako sa bahay. Titignan ko yung itsura ng loob nun kung maayos. Para pipinturahan ko na lang. Pag hindi siya maayos, bibili ako ng tela. Pero at least, nakabili na tayong pintura. Itong pintura nga lang na bili ko, hindi glossy. Flat black lang. Pero, pandoob lang naman. So, pwede na to. Kukonfirm ko na lang ngayon ay kung ubra ba na pintura na lang. Kasi, yung ibang part nun, ang nilagay ko ay aluminum. Eh yung aluminum, masyadong makinis yun para pinturahan. Pag pininturahan natin yun, mababakbak lang yun. Dito na tayo sa bahay ulit. Titignan natin kung repairable ba to. So sa ngayon, dalawang option na lang kung gagawin natin. Either tatanggalin ko na to completely, tapos pipinturahan na lang siya, or tatanggalin natin to completely at papalitan natin ng bagong ganito. Parehong options ay tatanggalin. Makita nyo ngayon ang katotohanan sa ilalim nito. Ay, walang kalupa-lupa, Diyos ko Lord.
Palibasa kasi sa sahig to ginagamit. Kaya ganyan itsura niya. Pwede na to, pipinturahan ko na lang to. So dahil paspas ang gawa to, kung mapapansin nyo itong mga tornilyo ko, mahaba. Tinagilid ko lang. Imbis na bumili ako ng tornilyong maiksi, ganyan na lang ginawa ko kasi nga, madaling araw ako lagi nagagawa eh. Eh, madaling araw ko rin ito ginabinuo. Wala kang mabibila ng tornilyo, kaya... Ayan, ganyan ka nalabasan. Wala na, ganyan na lang yan, para mas madali linisin next time. Pipinturahan na lang natin yung lahat. Dala natin sa baba, para doon natin malinis. Okay, so pipinturahan natin ito. Actually, hindi na pala yung pintura. So, lilinisin lang muna natin, tapos tatanggalin natin lahat ng alikabok, tapos pipinturahan na natin. Okay na yan. Tapos yung ibang lupa niyan, tatakpan na yun ang pintura. Naalala ko yung mga corner-corner nung pedalboard, ay nung looper natin. Puro kalawang na rin, pinturahan ko na rin. Huwag natin tirahin yun, second coating muna. Wala nang tape-tape to, asintahan na lang. Ayos na yan! So yung mga ganon na bagong pintura, dapat yan, binibilad mo ng kahit paano medyo matagal-tagal dun sa isang mainit na environment, katulad sa arawan, ganyan. O kaya, pwede naman, dito sa air-conditioned room. Dito na yung matutuyo. So, gila naman matuyo yan. Kaya lang, nakakamay yung pintura, na-allergies ako. Habang inaantay natin yung matuyo, babanatan natin itong pedalboard. Bubuksan natin para makita natin yung laman at malinis kung ano yung dapat linisin. So, hindi ko pa ito nabuksan dati kahit kailan. So, bakit hindi natin buksan ngayon? Meron itong nilo rito, pero feeling ko hindi siya dependent dun sa nasa loob. So, magsisimula tayo sa ilalim. So, ito yung dating velcro niya. Hindi na natin aalisin to. Ito pa rin kasi kapit pa rin naman to eh. Ang lalagyan na natin mamaya yung partner nito. Tanggalin na natin yung ilalim. Okay, so natanggal natin at ng tornilyo sa gilid. Gitna na lang, tatlo. Ko rin ang laman nito. Ayan, ang dami lupa, oh. So, ito, tatanggalin natin ang alikabok. Tapos, spray natin yung contact cleaner yung iba. Tanggalin natin yung mga alikabok nito. Hawi-hawi lang naman yan. Ayan, oh. Balihibo yan ni Max, eh, oh. Ito muna tatanggal din ito. Tanggalin din natin ito. Panlilinisin dyan, no? Buti na lang, tinanggal ko yun. Siguro mas okay ito ay kalendaryo ko na every year. Kahit man lang once a year, magawa ko to. Pero isipin nyo kung hindi ko binuksan to. Sobrang dami ng lupa rito. Ah, wala. Spatter lang to. Hindi ko na ito mabubuksan ulit eh. Kaya nililinis ko na yung kalendaryo ni Isi. So dito siguro, alcohol na lang lalagay ko. Basta hindi siya pupunta sa electronics. Kasi... hindi naman laging safe ang alcohol sa electronics. Hindi ko alam kung ethyl o kung ano man. Basta may isang klase ng alcohol na pwedeng gamitin panlinis ang electronics. Okay na yan, Lods. Ito gusto ko tanggalin eh. Yan lahat yan. Gusto ko tanggalin yan lahat. Tignan natin mamaya kung matatanggal ko yan. So mga naam, sigurado natatanggal yan. Itong mga pedal ng Boss, sa totoo lang, sobrang tibay nitong mga to. Ano to, built like a tank to. Ang makakasira lang nito, kadalasan, yung user. Ako, halimbawa. Kaya sa akin, yung mga bagay na hindi ko matanggal, hindi ko makalas, hindi ko alam paano kakabit, paano tatanggalin. Hindi ko na lang ginagalaw yun. Halimbawa yun, gusto ko linisin yun eh, pero hindi ko alam paano kalasin yun. So, kuhaan ko na yan. Pero to, susubukan natin alisin niya kasi maraming kailangan linisin niya sa ilalim na yun. Try natin tanggalin tong board na to. So ito na yung mga parts ng electronics, kaya medyo mas maingat na tayo rito. Yun, meron na no, tatanggalin natin to. Yun, tanggal na. So ito yung mga triggers ng pedal. Linisin natin yan mamaya ng contact cleaner. Hindi ko basta magamitan ng toothbrush eh, kasi yung toothbrush, minsan nahihipo niya lang yung dumi, pero hindi siya sumasama sa toothbrush eh. Kaya parang mas gusto ko ganito, dinututbot. Kaya lang delikado to sa electronics, lalo yung mga sensitive na parts. Kaya hindi ko ma-recommend to. Pero ginagawa ako, so
sa akin, do at your own risk lang. Meron mga pambiling bago. Yeah, boy. Parang gusto ko na rin tuloy tanggalin itong lahat. Pero kasi may mga port yun dito. Hindi natin ito matatanggal. Ito na lang at least. Malinis natin itong mga pedal. Hindi ko alam paano siya inaalis eh. Yung natutulak. Yan, tanggal na lahat. Let's go! So mukhang kailangan nitong isang to, sundutin ko na lang to kasi hindi ko to kaya tanggalin. Kasi maraming tornilyo masyado eh. Para matanggal mo yun, tatanggalin mo to. Para matanggal mo to, tatanggalin mo to. Para matanggal mo to, tanggalin mo to lahat. Okay, sundutin ko na lang. Malupit no, meron pa nga pala isa rito. Hindi ko rin matatanggal to. So sundutin na lang din natin. Alright. So, okay na to. Tapos na tayo sa looper. Next. Tapos na tayo sa looper. Next naman natin itong mixer natin na lilinisin na sobrang walang kadumi-dumi. Let's go! So ganun pa rin, kakalasin natin lahat ng knobs, tapos tatanggal natin ang tornilyo. Bubuksan, linisin loob, labas, lahat lang ng maabot ng basahan. Kasi, again, katulad ng sinabi ko kanina, hindi naman tayo marunong talaga maglinis. So, ano lang to, tiragaling. Let's go! So nakalasan natin itong mixer, pero apparently mukhang malinis naman yung loob. So, nilinis ko na lang yung alikabok dito, tapos kakapit na natin yan. Linisin natin itong ibabaw, tatanggalin ko lang ito lahat para lang mapunasan yan. Para lang hindi siya magsimulang magkalawang dito sa ibabaw na to. Alright, so nakalasan natin lahat ng knobs. Mas madaling na siya ngayon linisin kasi abot na natin yung mga singit-singit na yun. And then, pinasation ko itong mga knobs ng kung paano siya nakaporma dito para lang hindi ko makalimutan. So, nakapit na natin lahat ng knobs. Malinis na rin. Hindi siya mukhang brand new pero malinis na yan. Ito yung pinaka medyo madugo sa akin na linisin kasi puro kalawang na to. And hindi mo siya pwedeng pinturahan kasi sayang naman yung labels nung mga nakasulat. Kaya wala tayong ibang pwedeng gawin dito kundi linisin lang talaga yung loob nito. So kakalasin natin and then bubuksan natin. Let's go! So dito sa isang to, yan na po yung pinakamalinis niya na state. Well, pwede pa natin punasin yung labas niya. Pero yan na yung pinakamaayos na state na pwede natin gawin dyan. So tinanggal ko na tong part na to kasi ayaw dumikit dito nung velcro. Kaya tatry ko rito padikitin. Tingnan natin. Kaya lang mahirap naman linisin to pero mas didikit naman yun dito kaysa rito. Kaya ito na yung pang-apat na pedal na lilinisin natin. Yung TC Helico naman na obviously sobrang dumi din so lilinisin natin. Labas na lang yung lilinisin natin kasi Allen screw yung ginagamit. So dito na tayo ngayon sa mga pedals na hindi lang marumi, sira pa. Unahin natin to. Ito ay yung pedal na ginawa ko lang. Medyo marumi siya kasi ito yung umangat sa pagkakadikit eh. Kaya maraming nakasingit dito sa pagitan na to. Kasi ito, problema nito, grounded. Titignan natin ngayon bakit siya grounded. Baka meron ditong contact na nagdidikit na. Pero feeling ko hindi dito yung problema eh. Feeling ko sa cable. Pero sisilipin lang natin to para lang sigurado. So katulad ang sinabi ko kanina, ginawa ko lang to. Plastic lang yung bumubuo dito sa pedal na to. Pero kahit paano naman, selyado naman yung lahat ng sides niya. So feeling ko hindi naman to ganun ka domain loob. Hindi, okay pa to. Maayos pa to. So tornilyo ko na ulit, tapos lilinisin lang natin tong port. So, nalinisan natin to. Okay na to. So, ito ay dating battery operated na ginawa nating DC powered. Tatanggalin na natin to kasi ayaw dumikit dito ng velcro. So, inalis ko na siya. Gumagana naman to ng maayos. Pero, lilinisin na natin ng konti itong mismong pedal niya. So, kakatapos na ng break natin. Nagkape muna ako. Ngayon naman, nilinis natin yung cables kasi lahat ng pedals natin, nalinis na natin. Ngayon yung mga kable naman kasi madudungis din sila. So, punas-punas lang to. Tuloy lang ulit yung grind natin simula kanina. Let's go! Kung maalala nyo sa huling video na in-upload ko, sabi ko ang ginagamit ko mga kable ay live.
Bakit ito yung ginagamit ko rito? Well, kasi ito yung maiksi. Kailangan ko kasi pagkasalpak nito, may harang na yun dyan eh, kaya kailangan yung maiksi lang. Problema rito sa mga ganito, madali mabasted. Umiikot agad to, umiikot agad dyan, naglulusin yung mga yan. So, gagamitan natin ito ng pinagbabawal na technique, which is yung glue gun. Habang nagpapainit tayo ng glue gun, ilinisin na natin yung ibang parts ng kable. So, ito naman, punas-punas lang ito ng contact cleaner, okay na to. Yung kable mismo, alcohol na lang din pinaglilinis ko. So, ito, nilalagyan ko lagi ng glue stick. Para hindi siya gumagalaw. Hanggat maaariyan pupunoyin natin, kaya lang kasi wala na akong glue stick eh. Ayan. Pag napuno mo na siya halos, balik mo na ito agad para hindi na siya kumilos. Ayan, tignan natin yung contact kung okay pa. So, baka mamaya, nalock naman natin sa hindi tama. Good. Ito, mukhang ayos pa naman to. Wala naman itong problema. Konting linis lang ito. Check muna natin yung connection. Good. Nilabas ko rin lahat ng kable ngayon, mabilis lang. Katulad nito, pangit na siya eh. Pinturahan lang natin. Yeah, ganyan magiging itsura niya. At least kahit paano mukhang medyo malinis siya ng konti. Hindi naman nakaka-apekto yun sa performance, tsaka hindi naman yun talagang kalawang. Para siyang gunk na naipon overtime. Kasi nga, katulad na nasabi ko sa huli nating vlog, yung iba nito, almost 10 years ko nang gamit. Sobrang tagal na ng panahon na ginawa ko yung kable and hanggang ngayon, hindi pa rin nasisira. So, dumating na tayo dun sa part na pinakahihintay ng lahat. Joke lang, baka hindi nyo kasi hinintay, pero ako kasi hinintay ko to. Nalinis ko na lahat, naayos ko na lahat. Ang gagawin natin ngayon, assembly na natin yung pedalboard. Kung may natutunan ka rito or gusto mo itong video, maraming salamat sa panonood mo at sa oras mo. Maybe you can consider liking or following Papa AJ TV dito sa Facebook at YouTube. Araw-araw tayo nag-stream sa Facebook ng music. So kung trip nyo ng live music tuwing gabi, pwede kayong pumunta sa page ko. Like and follow mo na rin. Kita kits mamaya sa stream at sa susunod na video. Let's go!